So mga par, matapos nga po naghayag nung nakaraang araw lamang ang Treasure Boxing Promotion CEO na si Masayuki Ito na gusto pa daw nito makatrabaho si General Cuadro Alas Casanero matapos ang impresibong panalo nito kontra kay Saul Sanchez kahit nag-overweight ito sa weigh-in. Bagamat sa ngayon po mga idol, sa bagong article nga po na nilabas ng Yahoo Japan News sa naging panayam kay Masayuki Ito, e brutal na sinabi ng Japanese promoter mga idol na nawala na daw siya ng gana ngayon na kunin pa si Cuadro Alas para lumaban sa kanyang promotional company. Ito daw dahil sa matinding pambabash na inabot ng angas ng Pinas sa mga kapwa nito mga Hapones. Lahat daw kasi mga idol ng batikos na sinasabi ng mga Japanese boxing fans, pati na ang mga ilang boxer doon, e napupunta daw kay Masayuki Ito. Kaya para kay Ito mga boss, ayaw daw muna nito magkaroon ng koneksyon o makipag-usap sa Pinoy 3 Division Champion. Well, para sa atin mga idol, hindi naman talaga nagalit ang mga Hapon kay Casanero dahil sumobra ito sa weight limit ng super bantamweight ng halos 2 pounds sa weigh-in nito kay Saul Sanchez. Dahil given naman po sa boxing sports mga idol na meron talaga nag-overweight sa timbang, nag-i-exist talaga ito mga idol dati pa. At isa pa, bakit magagalit ang mga Hapon kay Cuadro Alas? E sumunod naman ito sa demand na rehydration clause ng kanyang kalaban ni si Sanchez. At nag-agripo ang kampo ni Sanchez mga idol na labanan itong si Cuadro Alas kahit overweight ito sa weigh-in. Walang problema sa bagay na to mga boss. Ang malaking problema lang talaga dito mga idol ang naging post-fight interview ni Casanero matapos nito matalo si Saul Sanchez. Tinanong kasi ito mga idol kung ano ba ang nangyari, bakit ito nag-overweight. Pero ang sagot dito ni Casanero mga idol, hindi daw nito business. Wala daw siya pakialam sa overweight nito. At tanging business lang daw nito mga idol ang patulogin kahit sino man ang kanyang kalaban ay iharap sa kanya. At kahit sino man ang makarinig ng ganung bagay mga idol, mapaboxing fans man at experts at nakakaintindi sa sports ng boxing, eh talagang magagalit talaga mga boss. Dahil may rason po bakit may timbang na sinusunod sa boxing. Kumbaga parte ito ng buhay ng boksingero. Tapos sasabihin lang ni Alas na hindi nito business ang pag-overweight nito sa weigh-in. Pero gayon pa man mga idol, nanghingi naman ng patawad si Casanero sa pag-overweight nito. Pero huli na ang lahat mga idol, nahusgahan na po si Cuadro Alas ng mga Japanese boxing fans. Well, kung sakaling ayaw na talaga ni Masayuki Ito, napapirmahin ng bagong kontrata si Cuadro Alas para makaiwas sa mga pambabatiko sa mga Hapon na talagang napupunta kay Masayuki Ito ang paninira. Eh oras na talaga mga idol na mag-move on na si Cuadro Alas kay Masayuki Ito at maghanap na lang ito ng ibang promoter na kaya siya bigyan ng malaking laban sa kanyang division. Sa apat kasi na laban ni Casanero mga idol sa Treasure Boxing Promotion, ni isa sa mga top boxer wala talaga ito nakalaban. Parang sila-sila lang talaga ang lumalaban sa Treasure Boxing mga boss. Umiikot lang talaga ang bakbakan kina Saul Sanchez, Filipos Ngitomba, Yukinori Ogune, Rayo Akaho at Casanero. Talagang walang bagong boxer ang pumapasok sa Treasure Boxing. Mas maganda sana mga idol kung aktibo pa ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Malaki sana ang tsansa na may ikasang laban ni Casanero at Naoya Inoue. Ito talagang sinabi ni Pacman mga idol sa naging huling laban nito kontra kay Errol Spence Jr. Casanero Inoue. Inoue, yeah. That's a good one. Yeah, it is a good one. I can promote that.